Hi guys! Welcome back again to my channel! Ayan! At bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakasubscribe sa aking channel, pakisubscribe naman na yung aking notification dyan at pakikalimbang all na para kung may bago akong video, manonotify ka. Ayan! At ang ibibigay sa iyo ni Mami Pons na tip ay ang sampo kung papaano nyo mapapatibay ang inyong relasyon bilang LDR. Ayan. Kaya kung interesado ka, please keep on watching. 1, 2, 3, come on! Ayan. Hello na naman dyan. At itong mga tip na ibibigay ni Mami Pran sa inyo ay naaayon lamang sa aking kaalaman at opinion. Ayan. At syempre, tao lang naman ako. Kung meron kayong maidadagdag o may makita kayong mali sa mga sinasabi ko dito, paki-comment na lang sa baba para alam ko rin. Ayan. Kaya ngayon, tuloy-tuloy na tayo. Number one na dapat mong gawin pag kayo ay LDR ng iyong mahal, kailangan mong magtiwala. Oo. Yan ang unang pinakahaligi ng pagsasama o relasyon, ang tiwala. Tiwala mo sa sarili mo at tiwala mo sa pinakamamahal mo. Diba? Kasi kung wala kang tiwala sa sarili mo, papaano mo pa mapagkakatiwalaan ang mahal mo? Diba? Kailangan mo magtiwala sa sarili mo, sabihin mo na hindi ako ipagpapalit niyan. Kahit ano mangyari, hindi ako ipagpapalit niyan. Ako lang ang mahal niyan. Isaksak mo sa utak mo. Ayan. Kasi ang pagmamahal ay kaakibat ng tiwala. Okay? At ang number two ay of course, magiging tapat. Maging tapat ka sa iyong minamahal. Ayan. Umiwas ka sa mga tukso. Ayan, di ba? At hindi lang naman pagka sinasabi ang tapat, itapat lang sa pagmamahal. Hindi lahat yan, sakop yan, magiging tapat ka. Yung magiging, hindi ka magsisinungaling, ayan. Yung hindi ka magsisinungaling, kung may pupuntahan ka, kung mamamasyal ka, sabihin mo sa kanya na, okay, mahal, mamamasyal kami sa ganito ha. Huwag kang magsisinungaling, lalo na kung meron kayong mga kasamang babae o kaya lalaki. Kasi kung hindi mo sabihin, kasi iniisip mo na, ah, baka mag-ano na naman siya, baka mag-isip ng hindi maganda, ganun. Ipinagsisinungaling mo, hindi mo sinabi sa kanya ang totoo, tapos nakita rin naman, tapos nalaman din naman, lalong magagalit yan. Eh kung hindi ka nagsinungaling una pa lang, o di wala sanang problema. Eh nagsinungaling ka eh. Kaya ayun ang problema ngayon. Kaya kailangan huwag magsisinungaling at maging tapat. Okay? Yan. At ang number three ay huwag kang basta-basta naniniwala sa mga chismis. Unting kibot lang na may narinig ka na chismis, paniniwalaan mo na agad na wala ka pa namang sapat na ebidensya, di ba? Ebidensya talaga. Diba? Kailangan mong magkalap ng ebidensya, hindi yung chismis lang, tapos paniniwalaan mo, away-awayin mo na yung ano, yung karelasyon mo. Huwag ganun. Karelasyon mo o kaya asawa mo, huwag ganun. Huwag basta-basta naniniwala sa chismis kasi marami nang winasak na tahanan ang chismis katulad ng tukso. Kaya umiwas sa tukso. Ayan. At yun nga, sa chismis huwag basta-basta naniniwala. Okay? At ang number four, consistent ang inyong komunikasyon. Diba? Kung busy ka, o sabihin mo sa kanya, mahal, o pa, o kahit ano na yung tawagan nyo, sabihin mo na, okay, may ginagawa ako, tawag ako mamaya, ganun. Tapos pagka may free time ka na, o ititawagan mo, mag-usap kayo, ganun. Dapat talaga sa, ano, sa long distance relationship, sa LDR, kailangan talaga yung consistent na communication. Hindi yung magpaparamdam ka ngayon, magpaparamdam ka sa isang linggo, ganun. Huwag ganun. Kailangan na yung araw-araw, kahit hindi naman yung nakatilibabad kang ganun, basta nagpaparamdam ka araw-araw. Ayun, kasi yun ang isang nagpapatibay sa relasyon, ang komunikasyon. Ayan.
ang ating number 5 ay iparamdam mo sa kanya ang pagmamahal. Paramdam niyo sa inyo, sa isa't isa, ang pagmamahal ninyo. O, diba? Yung magbigay kayo ng assurance na kayo lang at wala ng iba. Kahit anong mangyari, ikaw lang. Kahit anong mangyari, ako lang. Yung ganun. Tayong dalawa lang. Ganun. At ang ating number 6 ay syempre, lawakan ang utak. Okay? Kung gagamunggo ang utak mo, gawin mong gapalanggana. Lawakan ang utak. Hindi ko mo may nakita kang katabi o kaya kapicture na ano, kahit grupo naman sila na babae at lalaki, ipinag-iisipan mo na ay baka ano, baka kabit niya yun, ganito, ganito. Huwag ganun. Na akala mo naman ni ikaw naman, akala mo si Maria Rivera o kaya si Papa P ang asawa o kaya ang karelasyon mo. Diba? Huwag masyadong praning. Makitid ang utak. Diba? Kailangan mong lawakan ng konti ang utak mo. Hindi mo pwedeng ikulong lang ang iyong asawa o ang iyong karelasyon sa isang sulok na okay, tiyaan ka lang sa isang sulok, maupo ka lang dyan. Huwag kang makisama sa mga tao, lalong-lalo na sa mga babae, lalong-lalo sa mga lalaki. Hindi pwede yung ganun. Kasi tayo dito sa mundo, kailangan nating makisama. Kaya kunting pangunawa lang, kunting lawak lang sa utak. Hindi ko mo may nakita kang pogi na mas pogi sa'yo. May nakita kang mas maganda sa'yo sa picture na kasama niya. Kahit grupo naman sila, inanggagalaiti ka na at nag-iisip ka na ng hindi maganda. Huwag ganun. Okay? Tiwala sa sarili. At magtiwala lang. Balik tayo sa number. Magtiwala ka sa karelasyon mo o kaya sa asawa mo. Ang number 7, kung naloko ka ng ex mo, huwag mong dinadala sa present mo. Diba? Kung naloko ka ng nakaraang karelasyon mo, ngayon iniisip mo, lagi mong iniisip, baka lokohin din ako, baka ganito, yung lagi ka na lang, baka. Huwag ganun, huwag magiging baka. Baka magmama ka dyan. Diba? Huwag mong ikinukumpara. Kung nasaktan ka noong nakaraan, huwag mong dinadala ngayong present. Tandaan mo, iba si Juan, iba si Pedro, iba si Ana, iba si Agnes. Okay? Huwag mong ikinukumpara. Na, kung niloko ka nung nakaraan, lulokohin ka rin. Kasi dinadala mo lang negative. Negative lang pumapasok sa utak mo. Anong mangyayari? Mag-aaway lang kayo ng mag-aaway. Hindi ka ba nagsasawa na nag-aaway na lang kayo ng nag-aaway? Baka imbis na mahalin ka niya ni lalo kang iwanan, di ba? Kaya huwag masyadong praning. Okay? Ayan. Ang ating number 8 ay huwag masyadong mapanghinala. Yun na nga, paulit-ulit. Na masyado kang managhinala. May nakita ka lang o may narinig ka lang. May pinag-isipan mo na nakachat niya yun. Baka ganito. Huwag masyadong mapaghinala. Tanungin mo siya muna. Tanungin mo. Mag-heart to heart kayo. Sabagay, mahirap naman talaga na magtiwala, lalo na kung naloko ka na nga. Pero itry mo kasi mahirap eh. Kasi magkalayo kayo eh. Mas madaling masira ang isang relasyon kasi pagka magkalayo na nga kayo, lagi pa kayo nag-aaway. Kaya konting pangunawa, ganyan, konting lawak ng isip, ayan, huwag masyadong mapanghinala. Kailangan mo magtiwala sa sarili mo at magtiwala sa asawa mo o kaya sa karelasyon mo. Ay. At ang ating number 9, ay huwag yung konting kibot lang, konting away nyo lang, ibukang bibig nyo yung, okay, maghiwalay na tayo, ganun, hindi maganda yun. Huwag nyong sinasanay sa sarili nyo na konting away, konting tampuhan, konting kibot lang, ibukang bibig nyo ang hiwalay. Maghihiwalay, ganun. Kasi makakasanayan nyo yan at hanggang sa matuluyan na kayong maghiwalay. Ayan, huwag ganun. At syempre, ang hindi nawawala yan dapat, manalangin lang sa ating Panginoon. Pagdasal natin na sana gabayan ang ating pagsasama,
ilayo tayo sa tukso, ilayo tayo sa kamay ng masasamang tao, ilayo tayo sa impluensya ng masasamang tao. Ganon, di ba? Manalangin lang tayo sa Panginoon. At hindi niya tayo pababayaan. Ayan. Siguro naman, nasabi ko na ba? Lahat? O kung meron pa kayong maidadagdag sa mga sinasabi ko dito, paki-comment nyo na lang dyan sa baba. At kung nagustuhan mo ang aking tip para sa'yo, paki-like naman dyan. At kung pwede, paki-share na rin. Ayan, at ito na naman ang inyong Mommy Prance Welling nagsasabing, BG-BG lang, bawal ang hate, love lang. Ayan, at hanggang sa muli, babosh! We'll be right back.